Yan ah, magandang hapon po mga kabayan, Luzon, Visayas, Mindanao po dyan. Lalo na po sa ating mga OFW, magandang hapon po mga kabayan, no? Dito tayo ngayon sa Manila Bay, dito po sa kalsada. Ngayon ah, napapansin po natin po mga kabayan na bawal na po dito yung mga vendors sa pinatanggal ang mga polis. Yan. Dapat mga vendors po mga kabayan na dapat mayroon po silang area na para sa kanila din. Ito kasi itong mga kabayan, pag dito po sa kalsada talaga, eh pag gano'n talaga, no, pag dumami yung tao, parang nagdagsigit na po yung mga kabayan. Kaya yun, pinalis po mga ating kapulisan na masisipag ng mga pulis dito. Eh, pinalipat dito sila sa area, no, sa ating sa CR po, banda po mga kabayan, no, sa harap ng CR. And yan, so sila pinalipat muna. At sa area na yun doon, pinatanggal po sila. Lapit tayo. Sa labanda mga kabayan, no? Dyan po sa labanda pinalipat ng ating kapulisan muna. Ayan, dyan sila lumipat. Kasi doon banda sa area na yun sa kabila ay ano na doon, pinagbawalan nata sila. Bawal dapat, bawal man talaga vendors dito po mga kabayan dahil po ay ano to eh, no? Dapat na doon po sila ilagay sa pinakadulo doon sa kabila. Kumpara lang sa akin, ha? Yan, puntahan niya natin dito mga kababayan, tignan po natin kung talagang pinalis po talaga sila. Ayan, dito na lang natitira yung mga tubig, mga soft drinks. Ayan na lang natitira dyan mga kababayan. Pero yung kanina, no, mga maming at mga motor doon pinalis. Ayan, ito sa kabilang area na yun doon. No. Dito banda po mga kababayan, no? Ayan, malinis na, no? Wala na po tayo makikita mga vendors dyan. Ayan, kagaya na lang, tubig na lang natira at saka scramble. Ayan, malinis na, di ba? Maganda tignan po mga kababayan pag ganito, kalinis. Di ba, ganyan dapat kalinis mga kababayan para naman ay yung ano ng tao, no, pag lumalakad po sila dyan o maglalakad yung ating mga kababayan sa kabila dito sa area na nilalakaran nila ni Mama San Sir para hindi po siksikan yung tao dyan. Dapat ayan pong gagawin, no, ng ating kapulisan pagsikip ng tao, pag sobrang dami ng tao ng ating Dolomites Beach, kasi dami naman talagang namamasyal dito at sa napakaganda po ng ating beach dito, kaya siguro, no, pinalis po sila. Yan, pati yung pots birds natin ay tinambakan na ng ating mga kababayan. Grabe, ang dami ng tao, no? Daming namamasyal kung saan pa yan galing sila ni ating mga kababayan para mapuntahan lang nila ang ating Dolomites Beach. Makita po nila ang ganda ng ating Dolomites Beach po mga kababayan. Yan, balikan po natin ulit, oh. Ayan, ang ating ibang mga kababayan. Talaga naman nga, ano, no? Nagpapahinga muna dito sila dahil po ay medyo mainit po ang atin niya sa loob doon, no? Ayan. Ito kasi mga kababayan, kahit labas-pasok po tayo, okay lang dahil wala pong bayan ng entrance. Dito itong pinakamaganda dito, no? Mas maganda sana, no? Kung may cottage lang, kaso siguro, no, bago nilalagyan to cottage sa ating Dolomites Beach, maliguan na. Kasi pag ganito, no, paglagyan pa nila ng cottage, baka wala pong may mag-ano, no, harkila ng ating cottage dito sa Manila Bay. Kaya siguro hindi naman ito magtatagal po mga kabayan ng ating Dolomites Beach dyan at saka yung ating dagat, baka pwede naliguan. Kaya po si Kuya, gusto pang pumasok dyan sa ano, no, alamin ang pinaalis na po sila. Pero dyan pa rin, no, bumabalik pa rin. Ayan, hindi na talaga maanong mga vendors kasi alam niyo po nila, malaki yung kita nila dito, lalo na pag sa dating ng malasize yung labasan ng ating mga ibang mga kababayan. Ayan, madami dyan sila namimili, kaya ayan, lumalaki yung laki kita nila dito. Ayan, may mga antayong tinta dito, may mga pagpa, oh, grabe. Tuloy-tuloy yung pasok natin mga kababayan. Talaga naman niya ini-enjoy po nila yung pag-ano nila dito, no, pamasyal dyan kasi sa loob po mga kababayan. Kahit medyo mainit dyan ay grabe, napakaganda po dyan sa loob.
Yan, kahit bata dyan, pwede makapasok. Wala pong ano, no? Hasta, magdala lang tayo ng mask. Kasi pag wala po tayong mask, nako. Grado po mga kababayan yan. Baka sisitain tayo ang ating kapulisan at saka yung ating mga guard, no? Kasi sila po yung nagbabantay dyan at nung masisipag natin yung mga guard dyan. Kapulisan, bantay. Bantay talaga, no? Bantay sarado po. Ayan. Ikat-ikat rin sila dyan, no? Sa luho o sa labas. Ayan. Ito naman natin sa labas, mga kapayan. Ayan. Dami, no? Dami, no? Masyal. Grabe. Talaga naman nakamangha kung ating ibang mga kapayan dyan. Ang mga pagkain dito masasarap kasi basta hindi lang tayo mapili dito, no? Pag ano, mayroon dito pala may gumyo tiba-tiba sila mamaya pag out ng ating yan kung mga pagkain dyan pagdating alas 6 ng hapon. Ito, dami ng kapahinga dito ba nito? Maya maya konti, papasok lang sila mga kababayan. Pagdating ng mga ano, no? Pagdating ng ano, pagdating sila galing ata sa loob. Kaya lumabas sila mamaya, pasok na lang ulit. Mga mga kababayan. Yan, marami salamat pala dyan sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel at sa lahat ng nanonood, no? Ngayon sa ngayon, hindi pa tayo pwede makalive po mga kababayan dahil ay busy pa tayo sa trabaho at ito kasing mag-video na ito mga kababayan kay Pans TV ito, kay Pans TV official, binigay lang po sa atin, supportan po natin yan ng ating isang vlogger na si Pans TV official. Yan, hanggang dito lang po ang ating video mga kababayan, no? Dito sa Manila Bay Area. Yan, ingat-ingat po tayo palagi mga kababayan, no? Supportahan po natin yan si Pans TV official sa kanyang video to galing, no? Siya yung mababait na vlogger dyan sa Manila Bay nga nagbibigay ng video sa atin para makapag-update tayo sa Manila Bay. Ang pinakapugin nating vlogger dyan nga si Pans TV official. Huwag po natin kalimutan yan, i-all bell notification para lagi po kayong updated kay Pans TV official, no? Ingat po tayo.